vehicle ka pa eh. Oh. Oh. Okay naman siya. So, parang pumapatak na 5 piso kada araw. So, anong bibilin mo? 5 piso kada araw na gulong na sobrang kapit kagaya na itong Michelin na hindi ka talaga may slide. Or itong mid-seller na 5 piso kada araw na gagamitin mo sa loob ng isang taon at kalahating buwan. What is up guys? Good afternoon. So, alam niyo naman siguro kung ano yung content natin today. So, it's all about tire or gulong mga ka-throttle. So, yun today, papunta na naman tayo sa may cementerio. Siyempre, masarap kasi mag-vlog doon kasi nalabas ko talaga yung idea ko kasi medyo tahimik doon. At the same time, wala talaga mga distraction. So, doon tayo mga ka-throttle para masabi ko talaga yung mga gusto kong sabihin about sa tire. So, today, pagkukumparahin natin yung, hindi naman pagkukumparahin, kasi may kanya-kanya namang ano yan eh, may kanya-kanyang variety bawat gulong. So lahat naman to original, bibigyan ko lang kayo ng mga review regarding sa mga gulong. So ano yung mga gulong na yun? Yung syempre yung mga na-try lang natin mga ka-throttle, which is yung Pirelli. Parang ang daming binibenta ngayon Pirelli, mid-seller. Yan mid-seller, marami rin yan. Michelin or Michelin ba tawag nila diyan mga ka-throttle? So isa din yan. Yung V-rubber pala mga ka-throttle, yung V-rubber. So today, hindi pa ako nakapagpalit ng gulong pero magpapalit ako mamaya, pupunta ako kay Takara mga ka-throttle. So may dinala ako ditong isa pang gulong, ayan, nakasukbit sa bewang ko. So papakita ko sa inyo yung evidence kung ano talaga yung review ko at bakit nasabi ko yun mga ka-throttle. So meron kasing dalawang klase ng gulong, meron yung soft compound at saka medium compound. So ano yung pinagkaiba nun mamaya malalaman natin mga ka-throttle. So bago nga pala lahat, comment, like and subscribe muna tayo sa maliit nating channel mga ka-throttle, Edride Moto Vlog. So kung di pa kayo nakapag-subscribe, so subscribe na kayo. Syempre thank you pa rin sa 3,000 subscribers natin mga ka-throttle. Almost 3,500 subscriber na yata tayo. So medyo mahaba-haba pa yung tatalakay natin mga ka-throttle. Papunta pa lang tayo dun sa may cementerio. Tatambay din ako dun mamaya eh. Syempre dadalaw ako sa papa ko. So bago ang lahat mga ka-throttle, comment, like and subscribe, Edride Moto Vlog. So balikan ko ulit kayo pag nandun na tayo sa may cementerio. Alright, andito na tayo sa cemetery mga ka-throttle. So yan, kung nakikita nyo, nasa harapan ko yung Honda Beat Fi natin na pinangalanan kong Brad Beat. So may bago na siyang pangalan, Brad Beat. So today mga ka-throttle, yan, pasensya na kayo kung medyo madumi no, kasi tignan nyo naman yung paligid o, oh. Yung langit parang uulan. Yung topic natin today mga ka-throttle is all about tire. So pag kukumparahin natin yung mga tire mga ka-throttle, so bibigyan ko kayo ng tips kung ano bang magandang tire pang wet and dry mga ka-throttle. So syempre merong makapit sa ano, sa dry, sa tuyo lang, pero sablay na pagdating sa wet. So meron dyan mga gulong na maganda sa wet, maganda rin sa dry. So medyo may kamahalan nga lang, pero halos magkatulad lang naman mga ka-throttle. Kung safety naman ang pinag-uusapan dito, so willing naman siguro tayong gumastos. So nahuhulugan natin yung motor natin monthly, eh syempre maganda rin yung mag-i-invest tayo ng ano, for safety natin, diba? So bago nga pala ang lahat, so gusto ko lang sabihin to sa Honda. Si Honda kasi parang pinagmamalaki nila, number one sila sa mga safety features, kagaya niyan yung side stand. Hindi ko sure sa ibang meron na, pero for safety nila yan, mga combi brake system na yan, idling stop, mga safety features nila na yan. So hindi ko lang magets ang safety feature nyo mga ganyan, bakit sa stock tire nyo, napakadulas ng stock tire nyo. Ito kasi yung sinasabi ng iba mga ka-throttle eh, yung stock tire daw ni Honda hindi daw madulas. Maraming nagsasabi na madulas, ano ba talaga? So for me mga ka-throttle, since na-try ko tong Honda Beat Fi simula pa lang, madulas talaga. So napakadulas talaga ng stock tire. Sa dry, syempre natural lang naman, kaya naman siya. So sinasabi ng iba, lambutan lang daw yung gulong para kumapit. So okay nga siya sa dry mga ka-throttle. Pagdating sa wet, so pag umakit kayo sa mga gutter kagaya na ito, yung mga makikinis na, sobrang mababa lang dito ha, basta makinis mga gutter katulad yan. So dumudulas siya, itry nyo. Tapos sabihin nyo ako na makapit yung starter ng Honda Beat Fi mga ka-throttle. So yung topic pala natin na to, yung content natin, hindi lang to pang Honda Beat Fi, sa lahat ng klase ng scooter to mga ka-throttle. So syempre bago ang lahat, shout out muna.
Shoutout muna, di ba? Shoutout nga pala kay Ayanet Moto. So, pa-shoutout pag may time pa, salamat. So, shoutout kay Ayanet Moto. Subscribe niyo siya, Moto Vlogger din, mga katrotel. Shoutout kay Vin Carino TV. So, haba ng sinabi niya. Birthday niya daw ngayon, July 27. So, today kasi July 27. Happy birthday, katrotel na Vin Carino TV. So, taga Las Piñas din yata to. And then, kay Erwin Kakpal. Shoutout, sir. Boss James, shoutout, Brad. Salamat. So, PGM din yata to kasi, ano, yung best niya. Solid PGM. So, tinanggal ko pala yung best sticker ko ng PGM kasi bakbak na siya. So, mamaya, meron ako dun extra sa bahay. Lalagay ko. Tinanggal ko kanina eh. Nakita niya may bakat pa. Just Team. Shoutout naman. Kahit one time lang na X-Speed bagong subscriber here. So, shoutout siya katrotal na Just Team. And then, shoutout kay Jay Jan Jan. Dami dyan na. And then, kay Soy KSM. Ganda paps pa shoutout next vlog. So, shoutout sa'yo katrotal. So, shoutout kay Joseph Dais. Shoutout kay Kiko Asaitono. Shoutout kay Tan Lee. So, yun lang mga katrotel. So, yung iba, hindi ko na shoutout kasi sobrang dami. Medyo mahaba kasi itong topic natin mga katrotel. Sisimulan natin sa, i-review muna natin yung stock tire ni Honda. So, mga katrotel, kung ako sa inyo, lalo tag-ulan na, gumastos kayo sa gulong. So, huwag kayo mag-settle sa stock tire ni Honda. So, napakadulas niyan. Ang pagkakalam ko, ang stock tire ng Honda natin is FDR ba? FDR. So, check nyo. Kahit lambutan nyo ng hangin yan, kung meron kayong mga pataas o yung mga, sa mga bakal-bakal mga katrotel, alam nyo yung mga ginagawa, yung may mga mainilad, yung tinataparan lang. And then sa mga kagaya na ito, pag-aakit kayo. Yung sa mga mas mababa dito ah. So sobrang dulas talaga, kaya kung ako sa inyo, gumastos kayo. Nasa 1.5 lang naman eh, so ito na. Uunahin natin mga katrotel. Meron dalawang klase ng gulong. Soft compound and medium compound. Ang i-review natin, V-rubber, Midseller, Michelin, and Pirelli. So sa apat na yun, ano ang V-rubber? Ay ano ang soft compound? Ano ang hard compound? So yun mga katrotel. Sa mga gulong na yung mga katrotel, sasabihin natin kung ano ang soft compound at medium compound. Medium compound, yun yung ano, yun yung matigas na klase ng gulong mga katrotel. So hindi ko alam kung merong hard compound. Ang pagkakaalam ko lang sa ngayon, medium compound. So ano naman ang soft compound? Ito yung mga klase ng gulong na sobrang makapit, wet and dry, pero ang bilis mapudpod. So sa medium compound, hindi siya ganun kakapit, pero sobrang tibay, matagal mapudpod. So unahin natin ito mga katrotel. So V-rubber, Pirelli, Michelin, and syempre Midseller. Ano yung hard compound doon? And ano ang soft compound? So unahin natin mga katrotel yung soft compound. Way back 2016, nung binili ko itong Honda Beat ko. So after ilang months lang yata, 7 months I think, nagpalit na kagad ako ng bagong tire. Which is ito, nakikita nyo. Hindi ko alam kung anong base dito. Michelin ba or Michelin? So parehas lang yan, 90 by 90 likod. Anong review ko dito mga katrotel sa Michelin? Ito sa Michelin. Ang Michelin at V-rubber ay parehas na soft compound. Pag sinabi mong soft compound, ay yung mabilis mapudpod mga katrotel. So maniwala kayo sa hindi, binili ko to, nasa 1.3 lang yata nung time na yun, way back 2016, 1.3 lang. And then, eto, ang advantage niya, napakakapit niya, wet and dry, talagang napakakapit niya. Sobrang kapit talaga mga katrotel. So ano ang disadvantage niya? Sa sobrang kapit niya, sa sobrang soft compound niya, mabilis mapudpod yung rubber niya. Ayan, nakikita nyo ba? Ito. Nakikita nyo to, lumalabas na yung play niya. Ito yung parang mga tali-tali na sa loob, which is hindi na advisable gamitin ganda. Pero syempre, si katrotel, kamote, ayan. Nakikita nyo ba yan? Lumalabas na, di ba? Pudpud na, pero ginamit ko pa rin yan mga katrotel. And kung makikita nyo, ito, meron pang pasak yan. Yan yung tinatawag na pasak. So kung ako sa inyo, para hindi na kayo maganyan-ganyan, simula pa lang, bumili na kayo ng tire sealant, lagyan nyo na. Well, ang isa pang disadvantage na ito, so sobrang lambot niya, depende sa dinadaanan nyo, hindi pantay yung ano niya, hindi pantay yung upod ng rubber niya, or hindi pantay yung pagkakapudpod. So tignan nyo to, sa part na to, pudpod na pudpod dito. Pero dito, hindi pa. Diba? Banda dito sa gitna, lumalabas na. Hindi siya pantay. Isang disadvantage yan ng soft compound. Pero
kung pag-uusapang soft compound mga ka-trottle, ang pinakamakapit sa lahat ay ang soft compound. Gaya nga na itong Michelin na to, kahit sabi mong labas-labas na yung play niya, ayan, lumalabas na yung mga tali-tali dyan, napakakapit pa rin ito. Which is, pinalitan ko na siya kasi baka dumating yung time, may maapakan akong bubog, and then, lumaki ng sobra yung hiwa, and di ko na mauwi sa bahay, so pinalitan ko na. And ano yung gamit ko ngayon mga ka-trottle? Ah, bago pa lang lahat, ang V-Rubber at Michelin ay magkaparehas lang. So magkasingkapit lang sila mga ka-trottle. Ngayon ang presyo nila, naglalaro na sa 1.8 to 1.9. 1.7 to 1.9. Ganun na yung mga presyohan lang mga ka-trottle. So tubeless na yun. And then next mga ka-trottle, yung medium compound naman. Kagaya nga na ito, yung gamit ko ngayon, nakikita nyo. Ang tatak niyan, mid-seller mga ka-trottle 90x90. So kung nakikita nyo, medium compound to, pero pudpud na pudpud na rin para sa akin. Ang masabi ko lang dito kay ano, kay mid-seller mga ka-trottle, hindi siya kasing kapit ni Michelin, pero napakatibay niya. Biruin nyo, binili ko to October 2017. And ano na ngayon mga ka-trottle? Ano na ngayon? 2019 na, July 27, 2019. So ilang months na yon? So 1 year and 9 months na yata, I think, or 8 months. So isipin nyo, itong tinagal na itong Michelin ko, ano lang to, 13 months lang to. 13 months ba o 12 months? Saktong 1 year lang, pinalitan ko na siya. So sabi ko, sulit na rin 1 year kung gagamitin. Ito namang medium compound mga ka-trottle. Biruin nyo, 1 year and 8 months kung ginamit. Kung pagbabasihan natin sa kapit nila mga ka-trottle, itong soft compound ang pagbabasihan natin. Sabihin natin, ito ang pinakamakapit. 100% ang kapit niya. So gano'ng kakapit ang medium compound? For me mga ka-trottle, ang medium compound is sigurong kapit na ito mga 70%. So, simula pa lang, nilagyan ko na siya ng sealant. So, after 1 year and 9 months mga ka-trottle, ayan, nakikita nyo. Pud-pud na. Ito yung spike niya eh. So, wala na, wala na spike sa gitna. And then, kung makikita nyo, pud-pud na ito. Lumalabas na rin yung play niya, yung parang tali-tali. So, I have decided to change it today. So, today pa, pupunta ako, takara, papalitan natin to. And syempre, bibigyan ko kayo ng magandang debate. Ano nga bang mas maganda? Soft compound na sobrang kapit or mid-seller na sobrang tibay pero medyo makapit? So, palagay nyo, anong bibilihin ko sa dalawa mga ka-trottle? So, ayan, nakikita nyo naman yung mid-seller ko. Dito tayo sa kabila para mas makita nyo siguro. Eh, nakikita nyo ba? Pudpud na, wala nang spike dito sa taas. Yan, malabas na rin yung play niya. So, same na itong isa. Kaso mas malala to, 1 year and 13 months lang to. So, kung alam niyo yung pasak, meron dito eh. Ito may pasak. Kaso, ito pasak. Yan, tinanggal ka na. Yan yung pasak mga ka-trottle. Ano siya eh? Rubber siya eh, tumitigas din. Papasakan lang yan. So, try ko magpakita ng picture kung paano. So, ayan, butas yan oh. So, may pasak na ganito. So, parang hindi nasisingaw yan pag may pasak na. Safe naman siya, pero I recommend na simula pa lang, bilhan nyo na ng tire sealant. So kagaya na ito mga ka-trottle, 1 year and 9 months, never akong na-flat and never akong nabutasan dito mga ka-trottle. So alam ko may nakatusok, ayun oh, nakikita nyo ba to? Hindi ko alam kung kita nyo, may nakatusok eh. So kahit tanggalin ko yan, try natin tanggalin ah. Eh, hindi matanggal mga ka-trottle eh. Kahit tanggalin natin yan, hindi siya mapa-flat kasi may pasak. Ito may butas po. So ang galing ng tire sealant. Diba? So, ang Pirelli at mid-seller, eh, magkaparehas lang sila mga ka-trottle. Magkasing presyo nga lang. So, iibang company lang yata. Parehas silang medium compound. So, kung mamimili kayo ng medium compound, pwedeng mid-seller, pwedeng Pirelli. So, based lang yun sa mga na-experience ko, sa mga tropa ko na nagamit na nila. So, kaya yun lang yung mga di-review natin. And then, kung gusto nyo naman ng sobrang kapit, soft compound, it's either V-Rubber or Michelin mga ka-trottle. So bibigyan ko yung ngayon. Ano ba? Feeling nyo, anong mas maganda sa inyo? Yung bang sobrang kapit pero mabilis mapudpud? O yung hindi ganun kakapit pero sobrang tibay? So sabihin natin ang presyo nila. Kasi halos magkaparehas lang mga ka-trottle. Sabihin natin ang presyo nila is 1.8 divided by 12, hatin natin sa 12, 150 per month. So, 150 per month mga ka-trottle. Di-divide natin siya sa 30, which is 30 days. So, parang pumapatak na 5 piso kada araw.
So, anong bibilhin mo? 5 piso kada araw na gulong na sobrang kapit kagaya na itong Michelin na hindi ka talaga mai-slide. Or itong mid-seller na 5 piso kada araw na gagamitin mo sa loob ng 1 taon at kalahating buwan. Pero mga ka-trottle, disclaimer lang, never akong in-slide na itong mga gulong na to. So kahit ganyan na sila kapudpod, talagang quality. Parehas quality yan. So mid-seller, B-rubber, Pirelli, Michelin, pare-parehas quality yan mga ka-trottle. Depende lang kung hard compound or soft compound. So for me kasi mga ka-trottle, susubukan natin pumunta doon kay Takara Tar. So kung alam niyo si Takara Tar, dyan lang yan sa may bandang Kabiaslan, Las Piñas. So kaya doon ako magpapakabit kasi nakamagsa ko. Ayan, nakikita niyo naman, nakamagsa ko. Siyempre ang kailangan natin dito, yung machine ang ikakabit. Kung ikakabit natin sa mga talyer lang, may risk na pwedeng magasgasan yung X-speed mugs natin mga ka-trottle. So for me, ang choice ko talaga dito mga ka-trottle, Pilot Street ang kukunin ko or Michelin. Kasi biruin mo sa loob ng 1 taon, 5 piso kada araw lang. So hindi ka nalugi, hindi ka i-slide, diba? Sabihin natin, mabilis mapudbud, pero 1 year yun mga ka-trottle. 12 months mong gagamitin yun, yung 5 piso kada araw. Namang isa na 5 piso kada araw, pero 1 year and 9 months mong gagamitin mga ka-trottle. So bali ilan ba yun? 1 year and 9 months. So 12 months plus 9 months equals ano? 21 months yun mga ka-trottle. 21 months mong gagamitin versus dito sa 12 months mong gagamitin. So almost double no. So ano sa palagay nyo? For me kasi gusto ko Pilot Street. Para kahit bumangking-banking ka, 'di ba? So sobrang kapit. For me kasi itong mid-seller napakapit lang din. Pero dumana ako doon kanina mga ka-trottle. For order pa daw yung ano, yung Michelin. So hindi na siya aabot sa vlog natin, hindi na natin mapapakita. Kaya ang pipiliin ko pa rin is mid-seller. So bakit mid-seller? 1 year and 9 months, hindi naman ako in-slide. So bakit pa ako hahanap ng iba? So quality na ako doon sa 4 na yun kung ano mga pagpilihan ko. Bakit hindi Pirelli para matry ko? Mga ka-trottle, mid-seller kasi nasubukan ko na. Okay na okay siya. Which is good din naman yung Pirelli, di ba? So kung i-sponsoran tayo ni Pirelli, di ba? Okay lang naman. Pero pupunta kay Takara after netong mga ka-trottle, vlog natin. So i-vlog din natin kung paano minamashin yung ano, pagkabit ng gulong mga ka-trottle. O nga pala, shoutout nga pala sa Pertua sa pag-sponsor nila sa atin ng langis mga ka-trottle. So pumunta tayo sa office nila nung 25 and then nakipag-meeting tayo sa kanila. And in-sponsoran tayo ng langis mga ka-trottle. So thank you Pertua Marketing Corporation. So thank you sa inyo. Yun mga ka-trottle, bali itong gulong na to, bala ko na rin siyang itapon since na-vlog ko na siya. Ano ba, itatapon ko na ba or ano? Kasi tinago ko na talaga yun eh. Kasi alam ko balang araw iba-vlog ko talaga to. So yun mga ka-trottle, siguro tatapon ko na yan. And then pati yung mid-seller ko na yan tatapon. Ay, yun siguro ititira ko kasi ano eh, baka masira yung bagong gulong ko. At least may backup ako. So pupunta tayo kay Takara mga ka-trottle na. See you mamaya. Ayun yung mga ka-trottle, palabas na tayo dito. Ayan. So dito ako nagbo-vlog kasi nga tahimik dito. Ito na tayo kay Takara mga ka-trottle. So magpapakabit tayo. So na-explain ko na kanina kung ano yung bibilihin kong tire mga ka-trottle. So kung sabihin nyo sa akin, delikado na yung gulong ko. Depende sa nagdadala yan eh. Ayun, tignan nyo. Gusto nyo, ibibigil ko pa eh. Oh. Oh. Okay naman siya. Actually makapit pa nga siya eh, mga ka-trottle eh. Pero syempre ayoko naman dumating sa point na dudulas ka na saka mo papapalitan, di ba? Safety pinag-uusapan dito eh. So sa 1.5 ko, actually 1.8 na siya eh. Sa 1.8 ko, ilang months ko nang gagamitin yun, di na ako lugi. Okay to mga ka-trottle na nyo. O di ba? Sobrang kapit niya. So pwede na akong sumali sa ano no? Pwede na akong sumali sa challenge ni Honda, yung kunin. Ayan. So yun mga ka-trottle, biyahe muna ako. Masyado na mahaba itong vlog ko. So babalikan ko kayo kapag nandun na nga tayo kay ano. Babalikan ko kayo kapag nandun na tayo kay Takara. So dun pa yun sa may Kabiyas na, medyo malayo-layo pa dito. Mga 15 kilometers pa yun mula dito mga ka-trottle.
So nandito ngayon sa may ano eh, Cavite ito eh, sa may Queensboro Est mga katrotter. So balikan ko na lang ulit kayo. See you. Mga katrotel, so yun nga, pauwi na tayo. So nakabit na. So tip ko lang sa inyo mga katrotel, pag yung motor nyo galing kasa or kakagaling nyo lang ng motor, basta whatever na bago yung gulong, so may break-in period pa na 20 kilometers. So coated, wax coated pa kasi yan mga katrotel, kaya madulas pa yan. So much better na before nyo iharurot, siguraduhin nyo munang wala na yung wax. 20 kilometers lang advice sa atin ni ano mga throttle ng staff ni Takara, which is ramdam naman natin ngayon niya medyo madulas kasi nga dahil sa baksyan. So after 20 kilometers wala naman na siguro yan. Yun. So sa yung pinakabit natin mga throttle is yung ano, yung midseller. Kasi sila nung Pilot Street nung ano, nung so ba't niya pinasara yung daan dito. Wala kasi sila nung Pilot Street nung ano mga katrotel, nung Michelin, kaya ito na lang. So yun lang mga katrotel, comment, like, and subscribe. Ed Ride Motovlog, so thank you sa support.